Oh, ito. Bukas din daw sa endorsement ni Pangulong Duterte ang Tambalang Lacson Soto. Pero hindi raw nila ito direktang hihingin tulad daw ng style ng isang kandidato. Yan na at iba pang update sa pag-iikot ng mga presidential... Oh, ang sabi niya, okay din daw na ma-endorse sila pero may konting pitik. Hindi daw sila gagaya dun sa ibang kandidato na parang namimamalimos. Thank you very much, Wowa, Wowa, Wowa. Aspirant sa report ni Mean Los Baños. Dagang salamat sa pagpapakilala. Anong dagang salam? Ah, okay. Nililigawan ng Tambalang Lacson at Soto ang Cebu na nangungunang vote-rich province. Nakipag-usap sila sa 20 alkalde roon at malaking bagay anila kung susuportahan sila. Bukas daw sa kahit anong endorsement ang Lacson-Soto tandem kasama na kung galing kay Pangulong Duterte. Pero hindi raw nila direktang hihingi na i-endorso sila ng Pangulo. But we're not seeking it, ano? Especially openly, seeking just like one particular candidate is doing. We also deserve our own to maintain our self-dignity intact. So parang ang sinasabi ni Lacson dito, okay naman kung i-endorse kami ni Presidente, pero hindi daw niya hihingi ng parang harapan or whatever kasi meron daw silang dignity. Parang ang dating, ito lang ha, parang ang dating sa interpretasyon ko ha, parang sinasabi niya na yung ginawa ni Isko na harap-harapang sinasabi in public na gusto niyang siya ang ma-endorse ni Pangulong Duterte, parang walang dignity. Hindi man niya sinabing direkta yon, pero parang ganun ang datingan, di ba? Parang sinasabi niya na, uy, hindi naman kami ganun na parang nagmamakaawa na hingin. Sabi ko, alam mo yun, parang doon pala makikita mo na kagad yung puso ng tao eh. Na parang, ano ito, may kasamang yabang? I mean, unang-una, kung ikaw ay isang kandidato, di ba pwede mo naman sabihin na, uy, salamat kung ako mapipili, thank you very much. It's such an honor, di ba? Hindi na yung merong pagdating na, ay, hindi kami ano, ay parang, hindi namin hihingin, parang ganun hindi eh. Hindi kami gagaya katulad sa ibang kandidato. Eh di wag! Napaka ano naman kagad nun, Lacson? Huwag naman ganun! Ay, huwag kayo magulo. I-intervene ko yan next week. Nagpapasit tayo ng interview next week. Senator Lacson! Sige na, intervene kita. Sige na, please. Marami kong tatanong sa'yo. Hindi, ang akin lang naman. Naintindihan ko na may sinasabi niya na parang dignidad, na ganyan-ganyan. Kaya lang, siguro mas maganda si Senator Lacson medyo magpaka-humble na lang. Na, oy, okay yan pagka ano, pagka in-endorse tayo ni Pangulong Duterte, di ba? O, sana ganun na lang eh. May pitik pa na, pero hindi tayo gagaya doon sa ibang kandidato. Ako po. Kaya sa, medyo, alam mo, yung bitaw niyan to, medyo naduda ako ha. Sabi ko medyo, dahil dyan, baka minus pogi points yan. Ewan natin. Kung ayaw mo, diwag. Ganun. Sabi nga. Eh, nako. Eh, hindi pa naman natin alam. Wala pa namang napipili si Pangulong Duterte. Di ba? Meron tinatawag tayo, importante sa tao yung self-respect at saka yung dignidad ng isang tao. So we will have to sort of that. Rachel, ko maraming salamat. Kasi parang sinasabi niya self-respect daw. Mawawalan ba yung self-respect mo pagka humingi ka ng endorsement in public? Di ba? Parang... Rachel, go. Maraming salamat. Thank you very much. Diba? Parang okay ka lang. It's a sign of humility, diba? Oo, okay. Pag-endorse ka kami. Thank you. Maraming salamat. Self-respect ka agad. Oh naman, sir. Wag naman guy on, sir. Parang di maganda. Ay, nako. Sir Lacson, ha? Oh, ito pa. Tunod. Nagpayag ng kani-kanilang opinion sa iba't ibang issue ang ilang presidential aspirants habang naglilibot din sa iba't ibang lugar sa bansa kasama ang kanilang running mate at ilang senatorial aspirants.
Yan ang sanipwersang tinutukan ni Najun Veneracion, Chino Gaston at Katrina Son. Tulong-tulong lang at isang tabi muna ang politika. Ito ang sinabi ni Manila Mayor Isko Moreno sa mga nasunugan kamakailan sa kanyang lungsod. Kaya naman nagpapasalamat daw siya sa mga tumutulong sa kanila, kaalyado man niya o hindi, gaya nila Pangulong Duterte at Senator Bongo. Ayun. Sa usapan naman daw ukol sa bank secrecy law, willing din daw siya na isapubliko ang kanyang bank accounts. Oo naman. Oo. Wala naman tayong tinatago. As long as ito ba hindi gagamitin sa panggigipit. Alam mo, medyo ano ha? Parang meron ako nahahalata dito kay Isko. Parang bumabait siya, no? Hindi nyo ba napapansin? Oh, sabi niya kasi may nasunugan sa Maynila. E pinuntaan niya ni Senator Go eh. Tumulong si Pangulong Duterte tsaka si Senator Go dun sa nasunugan. Sabi ko nga, ako, wala akong alam ha? Wala akong alam! So, hindi ko alam kung bakit medyo bumabait ata itong sihi. Kasi kung dati yan, bumipitik yan eh. Kung dati, pero ngayon ha, maraming salamat. Kung may, kahit sinong tutulong, mapa-gobyerno, mapa-opposition, thank you very much. Aba? Sabagay, hindi sa akin, sabagay, baka naman din na meron din mga taong bumabait pagka nakaka-realize ng mga bagay-bagay. Hindi, malay naman natin. Hindi ko alam. Wala akong alam, ha? Pero so far, mukhang so far, ha, sa pananaw ko lang, ha, mukha namang bumabait ito, ha, at mukhang merong gustong mangyari. Hindi natin alam. Oh, basta ako, bongo pa rin ako, ha? Hindi ako susuko, bongo, 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 bongo. Ah, ayan. Ewan natin. Baka mali, eto lang ang pananaw ko, ha? Binabasa ko kasi mga comments ninyo eh. Malay natin no, baka naman talagang gustong-gusto niya na ma-endorse ni Pangulong Duterte. Kaya kung iisipin ko nga naman, halimbawa lang ha, iisip lang tayo. Among all the candidate, Marcos, Lacson, Pacquiao, Isko, dun sa apat na yon, bakit parang si Isko lang? Parang sa tingin ko lang ha, parang si Isko lang ang nagnanais mapasama sa kay Pangulong Duterte. Yun ba ay masama? Yun ba ay mabuti? Ano ho kaya ang sa tingin ninyo? Kasi sa akin, iniisip ko nga eh, I'm trying to be open ha. Nagiging open-minded naman ako ha. Parang networker, ganyan. Kasi, one way or another, the president has to endorse someone. Diba? Someone. Talagang darating ang panahon na kailangan niya mag-endorse. Feeling ko, although paulit-ulit na sinasabi nung tuko, yung vlogger na tuko, lagi niyang pinaulit-ulit sinasabi na kesyo iiyak daw tayo kasi baka ang pipiliin ay si Bongbong Marcos. Okay? Ako, personally, sa mga dami ng pakikipag-usap ko ng private, feeling ko lang malabo. Feeling ko ha, I could be wrong. I do not know. Pero according to what I hear, according to what I see, malabo. Kasi titirahin ba naman niya ng publicly? Sasabihin niyang weak? Sasabihin niyang, spoiled? Tapos biglang kakabig siya? Parang malabo naman huwata yun. Diba? Parang sa tingin ninyo, magbabago ng isip si Pangulong Duterte, sasabihin niya, hindi, okay na yan, hindi na-spoiled yan. Diba? Kasi remember, paano yun? Sila Isko, sila Lacson, binanatan din naman ni Pangulong Duterte yan. Si Isko, ang banat niya, tungkol sa nangyari
sa Maynila. Ano ibig sabihin? There's a difference. Ang banat niya kay Isko about dun sa ginawa ni Isko. Ang banat dito niya kay Bongbong Marcos about sa personality ni Bongbong. Siya mismo yung binanatan kung sino yung katauhan ni Bongbong. Naintindihan nyo? Dito, ang banat niya ay yung ginawa ng tao na pwede namang baguhin o pwede namang ayusin. Naintindihan naman natin? So, anong ibig ko sabihin? Ulitin ko ha, ito ay aking opinion lamang, maaaring mali, at maaaring, yun lang ang na-observe ko. Si Presidente kasi hindi naman ho yan ano eh. Diba halimbawa, naalala nyo noon na merong isang PACC, kasamahan ni Greco, na tumulong si Robredo, binanata ng PACC commissioner or something. Kanino nagalit si Pangulong Duterte? Diba hindi naman kay Robredo? Nagalit siya at sinibak niya yung commissioner. Bakit? Kasi sabi niya, sandali, tama naman yung ginagawa nung ali. Although, binabanatan ni Pangulong Duterte si Robredo, di ba? Pero ganun nun kasi si Pangulong Duterte. Si Pangulong Duterte, patas. Pag may nakita siyang maganda, maganda. Pag pangit talaga, pangit talaga. Di ba? So feeling ko lang naman, hindi ko alam ha, hindi ko ho alam. Ulitin ko, wala ho akong alam. Oh. Wala ho akong alam, wala akong ini-imply, wala akong pinapahiwatig. Ini-explain ko lang sa inyo yung mga pinagsasabi ni Pangulong Duterte. Halimbawa, kay Lacson. Personally, wala naman nung sinabi si Pangulong Duterte kay Lacson. May narinig ba kayo? Kay Lacson? Wala. As far as I remember, kung meron, di i-remind nyo ako. Parang wala naman masyado. Pagdating kay Pacquiao, ano banat niya kay Pacquiao? More on personality din. Ibig sabihin ko ano yung pagkatao ni Pacquiao. Although, sabi nga ni Senator Bongo, hanggang ngayon daw, as of this moment, sabi ni Senator Go, ha, wala pang napipili si Pangulong Duterte. Are you honest, Lacson? Ayun, yun lang. Yun, tama. Hitler Chan. Yun lang ang tanong niya kay Lacson. Are you honest, Lacson? So, hindi natin masasabing totaling banat na yun. Although, medyo pitik yun, di ba? Kay Robredo. Ay, maraming banat si Pangulong Duterte kay Robredo noon pa lang simula. Incompetent. Marami. Dinescribe niya na si ano, di ba? Ilang beses niya sinabing wag nating gawing presidente si Robredo. Oh. Kaya hindi natin alam, di ba? Pag nanalo yan si Isko, balik ABS-CBN. Yan ba sabi niya? Hindi. Ako, ulitin ko ha. Ayoko kasi ng ano eh. Ayoko, wag niyo akong gayahin doon sa mga ibang vlogger na yung kung ano-ano yung sinasabi ng walang source. Di ba? Kung may source ka, paki-post para tingnan natin. Hindi ko kasi alam eh. I'm not sure. Pinupuri po ni PRRD si Yorme noon sa pagkakaalala ko. Yung bang simula, no? Yung mga simula noon eh, no? Weng Tinsdale, maraming salamat. Oh. Paano si Joma pag nanalo si Isko? Di ko rin alam. Tanong natin, sana nga eh. Actually, alam nyo, nagpahatid na po ako ng mensahe kay Lacson, kay Isko, at kay Pacquiao. Ewan ko kung makakarating yung mensahe ko na yun. May mga kakilala sila na common friends ko na sabi ko, baka naman pwedeng interviewin ko. Yung ano ha, magalang, wag sila magalala. Nagalangin ko. Pero yung issue yung pag-uusapan namin, baka naman pwedeng ma-interview sila. Tatanong natin yan. Oh. Kasi nga ulitin ko, patas po ako. Diba? Patas po ako. Tuloy natin. Hindi, eto kasi, tayo ho, alam naman natin,
personality sa personal nating kaalaman, eh talagang Senator Goko. Alam kong siya ang deserving. Kaya lang, as far as I remember until now, nang huling usapan namin, talagang hindi na daw siya tatakbo. Yan o ang paulit-ulit niyang sinasabi o sa akin ng personal. Kaya nga ako, sabi ko, kung ganun pala, interviewin na natin yung ibang mga politiko na tumatakbong presidente. Nang malaman natin, di ba? Nang malaman natin kung ano ba talaga ang kanilang plataporma. Bumisita si Senator Bongo sa mga nasunugan sa Maynila kung saan siya namigay ng groceries at tulong pinansyal. Hindi pa man wini-withdraw ng pormal ang kanyang kandidatura sa COMELEC. Sinabi ni Go na pinal na ang kanyang desisyon na wag nang tumakbong pangulo. Sabi niya, hanggang May 9 naman ang ibinigay ng COMELEC para mag-withdraw. Sa ngayon, hinihintay na lamang daw niya kung sino ang susuportahan ng pangulo na kandidato. Base po sa pag-uusap namin, sa ngayon wala pa po. At ako, mag-aantay na lang po ako kung sino po yung endorso niya. Ayan o, may nagtatanong, Banat Bay, totoo ba mga anak ni PRR din pumipigil kay Bongo? Chismis. Yun lang o, wala akong ulitin ko, wala akong yung mga ganyang kasimbalib. Alam mo, grabe o, grabe mag-fake news ang mga YouTuber, ang vlogger. Grabe o sila mag-fake news. May nakikita pa ako doon, umatras na daw. Alam mo yun, grabe, pinili na daw ni Pangulong Duterte si Bongbong. Nakakainis. Wala. Tapos pag pinanood mo, ibang vlogger naman na nagsasalita na walang kakwenta-kwenta. Di ba? Ang akin lang naman, huwag naman po tayong pumasok sa fake news. Ang hilig nyong, kayong mga tanso, ang hilig nyong gumawa ng fake news. Di ba? Totoo naman eh. Tingnan nyo yung YouTube ha, i-google nyo lahat about BBM. Tingnan mo, ang daming vlog na fake news. Oh, makikita nyo yan. Oh, mula sa Nostradamus, mula sa Ginto, mula sa kung ano-anong deklarasyon. Diba, hindi ko nga maintindihan eh. Tapos, ang dami pa rin naniniwala. Fake news na nga. Oh, yung tama yan, sabi ni Magnitude, puro nakakagimbal na balita. Pag pinanood mo naman, anong nakakagimbal doon? Pinromote mo lang yung vlogger. Oh, sabi ni Bea Miller, si Tatay Digong, Kuya Bongo lang tunan na may malasakit sa mga Pilipino. Solid DDS from Hong Kong. Madam Bea Miller, tulungan niyo po si Madam Mocha, ha? I'm willing to wait kung sino po yung endorso niya. Yun rin po ang aking susuportahan.